Binatikos ni Vice President Lenny Robredo ang anyay pambubuli ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa mga doktor sa IATF meeting kamakailan. Sa pulong hiniling ng mga doktor ang mas mahigpit na lockdown para hindi bumigay ang healthcare system. Sagad na raw kasi ang health workers, kabilang ng isang nurse na viral ngayon ang mga bakas ng paghihirap. May unang balita si Dano Tingkungko. Viral ngayon sa social media mga larawang ito ng nurse na si Glenn Dumogen na binahagi ng kanyang asawang si Che. Nagtatrabaho si Glenn sa COVID ward ng isa sa mga pangunahing pampublikong ospital sa Maynila. Makikita ang bakas ng face mask at goggles sa muka at mga kamay na kulubot dahil sa mahabang oras sa duty habang suot ang PPE. Kwento ni Che, 5 oras lang ang tulog ng asawa niya bago muling mag-duty na dapat sana'y 8 oras lang, pero kung minsan ay umaabot pa ng hanggang 16 oras habang suot ang PPE. Hindi raw makakain o makaihi dahil sa dami ng pasyente. Lahat daw ito, tsinatsaga ni Glenn na IT graduate din, pero piniling maglingkod sa Pilipinas bilang frontliner. Kahit mahirap, hindi raw makakaya ng kanyang konsensyang iwan ang mga kasama sa ospital sa gitna ng hirap ng sitwasyon. Isa lang ito sa mga litratong naglalarawan ng hirap ng mga healthcare worker ngayong sumisipa ang mga kaso ng COVID-19 araw-araw. Kamakailan lang umani ng batikos ang nag-leak na video ni Presidential Spokesperson Harry Roque na mataas ang boses at sinermo na ng mga doktor sa pangungunan ni Dr. Maricar Limpin matapos makiusap sa IATF meeting na magpatupad ng mas mahigpit na lockdown para mapigilan ang pagbigay ng healthcare system. Ayaw na raw isipin pa ni DILG Spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya kung paano at bakit nag-leak ang video, pero sana raw hindi na ito maulit. Ang mga tao niyan matatakot ng magsalita in an IATF meeting. Hindi mo tuloy sasabihin yung nasa loob mo kasi matatakot ka, baka lumabas. Kinukonsulta ang mga healthcare workers, kinukonsulta ang mga economic managers, lahat ng mga sektor ay kinukonsulta at we try to consider as much as possible yung kanilang mga punto de vista. Sabi naman ni Vice President Lenny Robredo sa kanyang radio program, talaga naman daw magkakaroon ng pagkakaiba ng posisyon sa mga pulong tulad ng IATF, lalo't magkaiba ang pananaw ng iba't ibang sektor. Gayunman, wala pa rin daw karapatan si Roque na anyay mambuli at mambastos. Sinisika pa naming makuha ang komento ni Roque dito, pero nauna na siyang nagsorry sa mga doktor na sinabing naging emosyonal lang daw siya. Nagkomento rin si Robredo kaugnay ng imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagbili ng gobyerno ng umanay overpriced medical supplies mula sa kumpanyang Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Akala natin nung umpisa, inefficiency lang, di ba? Mahina yung pag-asikaso. Pero ngayon, lumalabas na grabe yung korupsyon at time na nagkakamatayan yung mga tao. Ilang beses nang pinagtanggol ni Pangulong Duterte ang kanyang kaibigan at dating economic advisor na si Michael Yang na sangkot sa issue. Iginiit din ng Pangulo na walang nangyaring anomalya sa mga transaksyon. Sinusubukan pa naming kuna ng pahayag ang Malacanang kaugnay ng sinabi ni Robredo. Yan ang unang balita. Dano Tingkungko, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.